pangalan ng Diyos, pinakasagradong kataga na tumutukoy sa pinaniniwalaang banal na lumikha na hanggang ngayon ay pinagtatalunan. Ayon sa maraming Hudyo, sila ang may hawak sa katotohanan hinggil sa tumpak na basa sa Tetragrammaton o sa apat na titik. Hanggang dumating ang mga tinaguriang Black Hebrews na naniniwala na sila ang tunay na mga Hebreo. Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap. Ipaliwanag ang tanong. Totoo ba? Ilang daan taon na ang nakalilipas nung naganap ang huling diaspora o pagkalat ng mga sinaunang Hudyo nung lumisan ang mga mamamayan kasama ng kanilang kultura at tradisyon mula sa lupang pinangako. Buwan ng Abril taong 70 CE, halos 40 taon matapos mamatay si Jesus nung salakayin at wasakin ng mga Romano ang Israel. At ang mga nakaligtas ay naglakbay patungo sa kanilang bagong tahanan at bagong buhay. Marami ang naglakbay papuntang Europa, papuntang gitnang silangan at sa kontinente ng Afrika. Mula noon, patuloy na ang pagkalat ng laing Hudyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ang patunay sa physics.org na natagpuan sa Iberian Peninsula, ibaba ng bansang Portugal, ang isang platong gawa sa marmol na may ukit na wikang Hebreo, ginawa mga taong 390. Sa Lilipan News ng Italia, natagpuan sa Syracuse ang isang Jewish mikvah o paligwan ng mga sinaunang Hudyo nung ang mga ito ay nagtungo sa lugar mga taong 100 CE. Heto pa ang isang pruweba mula sa History Extra na dumating ang mga sinaunang Hudyo sa bansang Inglaterra nung mga taong 1070. Kaya marami ang nagtatanong kung sino sa ngayon ang tunay na mga Hudyo na alam ang pagbigkas sa pangalan ng Diyos. Marahil upang masagot ang katanungan ng walang kinikilingan at upang maiwasan ang pagiging bias, mas maigi siguro kung gagamitin ng isa ang lawak ng pag-iisip imbis na paiiralin ang apoy ng damdamin. Ano ang ibig sabihin ng salitang Hudyo? Ito ay nanggaling sa pangalang Juda o sa bagong Hebreo, Yehuda. Si Juda ay isa sa mga lalaking anak ni Israel. Ang angkana na iwan ng sinakop ng Assyria ang kalahating itaas na 10 tribo. Sa pangalan ni Juda nanggaling ang salitang Jew o Hudyo. Subalit paglipas ng panahon, tinawag na Hudyo ang lahat ng Israelita. Kasama doon ang mga Hentil o hindi lahing Israelita na naging proselyte o nag-convert sa Judaismo. Hindi man lahi o kadugo ni Juda, ang mga ito ay sumanib sa pananampalataya. At ang Torah na kasulatan ni Moshe ang naglalaman ng mga kautusan at obligasyon ng Judaismo na kailangang sundin ng lahat ng mga Hudyo. Sino ang mga Black Hebrews? Paglipas ng mahabang panahon, ilang daan taon ang nakaraan, ang sinaunang wikang Hebreo ay nawala sa pang-araw-araw na salita ng bagong henerasyon. Sinabi sa Israel Ministry of Foreign Affairs na noong 2nd century ang Mishnah o batas ng mga Hudyo na nakasulat sa sinaunang Hebreo ay dinagdagan ng ibang salita at mga kasabihan, tinawag itong Mishnaic Hebrew. Paglipas pa ng ilang siglo, naglabasa naman ang mga Masoretes o mga sinaunang scholar na Hudyo
Sila ang bumuhay muli sa wikang Hebreo. Ngunit, hindi lamang ito ang kanilang ginawa. Heto ang sabi sa ancient Hebrew, na nung dumating ang mga Masoretes 1,000 taon na ang nakalilipas, lumikha ang mga ito ng tuldok at guhit at idinagdag sa pagsulat ng Hebreo at nagbawas din ng ilang patinig upang madaling basahin ang mga titik. At ang paliwanag ng Jewish action, na katulad raw ng ibang lengguwahe, ang Hebreo ay dumaan sa maraming pagbabago. Sa ngayon, 3 klase ng pagbigkas ang gamit ng iba't ibang mga synagogues. Batay sa pahayag, ang alpabeto ng sinaunang Hebreo ay puro katinig lamang o mga consonants at walang patinig o vowels. Kaya mga taong 700 CE, maraming paraan ng pagsulat ang ginawa upang mabasa ito ng maayos. Masasaksihan ang bawas dagdag ng mga Masoretes sa Dead Sea Scrolls. Kaya naman ang mga scholars ng wikang Hebreo ngayon ay nagtatalo-talo pa rin hinggil sa tamang pagbigkas ng mga titik sa sinaunang Hebreo. At ang tumpak na pagbasa sa Tetragrammaton ay hindi nila matiyak. Bagamat naipasa ang mga kasulatan, ang tumpak na bigkas ay naiwan sa nakaraan. Hanggang sa dumating ang mga Black Hebrews. Taong 1960 sa Amerika, nung lumaganap ang paniniwala na ang tunay ng mga Hudyo ay maitim ang balat. Base sa libro ng Numero, Kabanata 12, unang bersikulo, naging asawa ni Moses ang isang Cushite o babaeng taga-Africa. Ang mga Black Hebrews ay naniniwala na sila ang angkan ni Moses. Isang Ben Carter ang nagpahayag na siya ang pinili ng Diyos upang ibalik ang mga Afrikano sa lupang ipinangako. Naniniwala ang mga miyembro nito na si Carter ang tagapagligtas ng sangkatauhan. At sa wakas, natagpuan na ang tunay ng mga Hudyo. Taong 1968, 5 pamilyang mula sa Africa ang tinanggap sa Israel bilang tunay ng mga Black Hebrews. Subalit nung sumunod na taon, hindi pinayagan yung iba. Bakit kamo? Ang sagot sa New York Times ay dahil napag-alaman ng pamahalaan sa Israel na hindi naman sumusunod sa mga kautusan ni Moses ang mga nagpapakilalang Black Hebrews. Marahil napagtanto na hindi kamot maitim ang balat, ibig sabihin ay Hebreo na. Dahil sa panahon ni Abraham, bago pa man isilang si Israel, mayroon ng mga Afrikano at ibang lahi na maitim ang balat, katulad ng mga katutubo sa Indonesia at sa Pilipinas. Ayon sa gobyerno ng Israel, ang tunay na Hudyo ay sumusunod sa kautusan ng propetang si Moshe o Moses. Hindi lamang daw sa kulay ng balat nakikilala ang mga Hudyo, pati rin sa kanilang pamumuhay base sa Torah. Ganun pa man, sa huli, inatasan sa Israel na mag-convert ang mga Afrikano at sumunod sa kasulatan ni Moses upang maging lubos ang Hudyo ang mga ito. Ngunit, tumutol ang mga nagpakilalang Black Hebrews. Dito nagsimula ang malaking gulo. Pinagbantaan ni Carter na lulusubin ng 2 milyong Black Hebrews ang lupain ng Israel at patatalsikin ang mapuputing Hudyo. Taong 1978, nakarating ang balita sa Kongreso ng Amerika. Maraming Afrikano ang sumang-ayon at pinilit na ipinasa ang pag-boycott sa lahat ng negosyo na pag-aari ng mga mapuputing Hudyo. Pilit din na pinatigil ang lahat ng suportang pinansyal sa Israel. Pinilit na binoykot ang mga kandidatong mapuputing Hudyo sa Amerika. Hanggang sa namagitan na ang Israeli Parliament, American Jewish Congress at American Jewish Committee. Matapos ang gulo, nagkaroon ng kasunduan ng mga Black Hebrews at gobyerno ng Israel. Sa wakas, ay natagpuan na raw ang tunay na Hebreo. Subalit hindi lahat ay kumbinsido. Dahil pagdating ng mga taong 1980s, isa-isa na rin nagpakilala ang mga Brown Hebrews ng Pilipinas. Ayon sa marami, kayumanggi daw ang balat ng tunay ng mga Hebreo. Ngunit ganoon na rin sa bansang China, nagpakilala na rin ang mga Kaifeng Jews na ang tunay ng mga Hebrews daw ay singkit ang mga mata. At sa Polynesia, ang mga Islander sa Tonga at Maori ng New Zealand, nagpakilala na rin na sila raw ang Lost Tribe ng Israel. At ayon sa kanila, ang tunay na Hebreo ay malalaking tao. Sa kasalukuyan, nagkalat na sa buong mundo
ang nagpapakilala na sila ang tunay na mga Hebreo. Maitim, mapuputi, kayumanggi, singkitang mga mata, malalaking tao. Sino sa mga ito ang tunay na may alam sa pagbigkas ng pangalan ng Diyos? Sapagkat kung makikilala ang tunay na mga Hebreo, maaaring matuntun ang katotohanan sa pangalan ng Diyos. Malalim na katanungang nararapat lang na bigyan ng makabuluhang kasagutan. Nantabayanan sa mga susunod na kabanata. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mata ng Diyos ay hindi tumitingin sa kulay ng balat o sa anyong pisikal. Ang kalugod-lugod sa pananaw ng Diyos base sa Torah, sa Quran at Biblia ay ang matibay na pananampalataya at walang humpay na pananalig sa Kanya. Kung ikaw ay tunay na Hudyo, sumusunod ka ba sa mga utos ng Diyos? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.